Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan natin ngayon itong banat po ni Bunying kahapon na parabang lumalabas na binabraso niya ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa kanyang announcement kahapon na sinasabi niya na si Katapang ay Director General na at inapointa ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman totoo. At maraming naniniwala doon. Mga mainstream media, pinakalat agad na sinasabi na inappoint na daw ng Pangulong Bongbong Marcos si Katapang bilang isang Bucor chief, which is not true. Dahil until now, ilang oras nang nakalipas simula nang ina-announce niya na di umano ay oras na lang ang bibilangin ay Bucor chief na si Katapang. Na tumaas nga po yung sungay ni Katapang sa kanyang anunsyo. At ang nakikita ko po dito ay para bang gusto niyang brasuhin itong si PBBM na i-appoint na si Katapang bilang isang Bucor chief dyan sa Bilibid. Pag tinignan nyo po lumalabas na mas makapangyarihan pa siya sa presidente. Na sa lahat ng bagay, every time na kanyang sinasabi ay dapat mangyayari. At nakita nga natin kahapon, talagang brasuhan ang mga pangyayaring ito. Na para bang sinasabi ni this audio, ay presidente, i-appoint mo na to si ano, si Katapang, gawin mo ng Bucor chief. At pinangunahan niya nga po kahapon kung ako ang presidente, hindi po pwedeng ganun, sisitahin ko siya, sino ba? Gabiniti lang kita, appointee lang kita ako yung elected president, bakit ka nakikialam? Kaso nga ang problema, tahimik naman ang Pangulo. At yung ipinangako po ni Bunying na oras na lang daw ang bibilangin, anong oras na ba ngayon? Wala pa namang sinabi ang presidente ng Republika ng Pilipinas na i-appoint po si Katapang bilang Bucor chief. Asang-asa ngayon si Katapang na siya po ay ma-appoint. Na ayon naman kasi sa SOG na perma na lang ang kulang ng Pangulo, lagda na lang para magiging Bucor chief na itong si Goryeo. Ano po ang mangyayari dito kung sakali ay hindi po pagbibigyan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas itong si SOG? Ano po ang kanilang kalalabasan nito? Kasi this time, hindi naman kasi po pwedeng pangunahan ang Pangulo ng isang sekretary lang, isang appointee lang ng Pangulo. Talagang lumalabas brasuhan ang nangyayari. Kung ako Pangulo dito, tanggalin ko po ito si Bunying Bakit? Dahil nakakasira siya sa administrasyon na lahat po ng kanyang sinasabi na para bang nagre-represent siya bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At hindi magandang indikasyon yan sa lipunan, sa pamahalaan. At ang mga Pilipino ngayon, hindi naman siguro bulag at bingi sa mga nakikita ngayon at nasaksihan kung paano ginamit ng naturang SOG ang kanyang kapangyarihan at abuse of power na po ito, guys. Hindi na po ito po pwede na dapat ang mga Pilipino ay magsama-sama upang magising man lang itong si PBBM at patunayan ng Pangulo na hindi siya weak leader.
na mali po ang perception ng bawat Pilipino sa pagkatao ng ating Pangulo ngayon. Dahil this time, lumalabas, binabraso na po siya ng Secretary of Department of Justice upang yung bata niyang si Goryo ay ma-appoint na bilang isang bureau chief. Which is, paghayaan niya po ito, ibig sabihin, kontrolado po ang presidente ng Republika ng Pilipinas ng isang hamak na appointee. Bahala na po kayo mag-komento sa video ito.